Mobile Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, November 9, 2021. Kung mapapansin nga po natin yung ating minonitor na low pressure area ay nalusaw na nga po yan kahapon. At ngayon po ang nakakapekto po sa malaking bahagi ng ating bansa ay yung ating easterlies. Ito po yung mainit na hangin na nanggagaling po yan sa ating dagat Pasipiko at yung ating northeast monsoon o yung amiha na nakakapekto naman sa extreme northern Luzon. So kung mapapansin nga po natin, in the next 2 to 3 days, wala po tayong namanang panahon, nanumang samanang panahon na papasok sa ating bansa. Subalit sa susunod po na linggo, meron po tayong inaasahan na posibilidad na isang bagyo, ayon po yan sa ating advanced weather forecast. So sa ngayon po, check natin yung mga lugar kung saan nga po ba yung mga posibleng makaranas po ng pag-ulan dahil po sa ating easterlies at ng ating amihan. Ayon nga po sa ating satellite image, makakaranas nga po ng malamig na panahon at magandang panahon dito po sa extreme northern Luzon. Makakaranas lang po tayo dyan yung mga isolated rain shower dahil nga po yan sa ating amihan o yung ating northeast monsoon. At dito naman po sa Metro Manila, kung mapapansin natin, makakaranas po tayo dyan ng biglang pagbuhos ng pag-ulan. Daladala po yan ng ating easterlies at ng ating localized thunderstorm. Dito naman po sa may Puliyo Island, may sa ngayon po ay nakakaranas ng katamtaman at may kalakasang pagbuhos ng pag-ulan. At maging dito po sa Bicol area, maging dito po sa may Quezon, ay nakakaranas po tayo ng pag-ulan. Dito naman po sa may Mindoro, kung mapapansin natin, wala naman po tayo nakitang masyadong makakapal na kaulan na ulap na pwedeng makapagpaulan sa may Mindoro. Dito naman po sa may Visayas, kung saan nga po mapapansin natin yung may makakapal na kaulapan. Ito nga po ay daladala ng ating easterlies at ito nga po ay may posibilidad na makaranas ng malalakas na pag-ulan. Ito po nga malaking bahagi ng Visayas. At dumako naman po tayo sa ating Mindanao kung saan nga po na andito po yung ating cloud cluster o yung makakapal na kumpul na kaulapan na posible nga pong magpaulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Posible nga po dito yung pagbaha at pagguho ng lupa dahil po yan sa bunsod nitong ating malakas na pag-ulan. Maging dito po sa may Zamboanga City and sa may Davao, makakaranas po tayo ng masungit na panahon. Dumako naman po tayo sa ating Palawan kung saan nga po mapapansin natin ay magiging maganda po ang lagay ng panahon at wala po tayong inaasahan na malalakas na pag-ulan na posibleng maranasan. Dumako na tayo sa ating advanced weather forecast kung saan nga po nakita natin na may posibilidad na isang bagyo na papasok next week. By November 10, mapapansin nga po natin tuloy-tuloy po makakaranas tayo ng pag-ulan lalo po yung bahagi ng Visayas. At muli nga pong bubugso yung ating amihan yung ating northeast monsoon. At magkakaroon po tayo ulit ng ating shear line dahil ito nga po yung ating malamig na hangin at yung mainit na hangin na nagsasalubong po yan dito po sa may northern Luzon. Pagdating naman po ng November 11, makikita naman po natin tuloy-tuloy pa rin po tayo makakaranas ng pag-ulan. Yung cloud cluster nga po na nakikita natin dito ngayon sa may parte ng Mindanao, ito nga po ay may posibilidad na maging low pressure area po pero nandito na po yan palabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Then by November 12, ito po yung ating magiging lagay ng panahon. Tuloy-tuloy nga po tayo maapektuhan ng ating easterlies at ng ating northeast monsoon. Kaya makakaranas pa rin po tayo ng tuloy-tuloy na pag-ulan. By November 13, mapapansin niyo po tuloy-tuloy pa rin po tayo makakaranas ng mga pag-ulan at pagdating po ng November 14, makikita po natin may posibilidad na makaranas ng malakas na pag-ulan dito po sa may eastern section ng Northern Luzon, dito po yan sa may Tuguegarao, sa Cagayan at sa Isabela.
Then pagdating po ng November 15, makikita nga po natin yung makakapal na kaulapan na yan na nanggagaling po yan sa Dagat Pasipiko na posible nga pong magpaulan sa ating halos sa ating buong bansa. At pagdating naman po ng November 16, mapapansin nga po natin merong isang possible low pressure area dito po sa labas ng ating bansa. At dito po sa ating sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, sa eastern section po yan ng Mindanao, meron tayong nakikitang pressure po dito na isang cloud cluster na may posibilidad na maging low pressure area. Pagdating naman po ng November 17, mapapansin nga po natin ano, ito pong low pressure area ay lalapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Centre, ito po ay may posibilidad na maging isang tropical depression or mahinang bagyo. By November 18, mapapansin nga natin, bago po yan, pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, ito nga po ay magiging isang ganap na tropical depression. Ito po yung imamonitor natin kung ano nga yung kanyang magiging susunod na senaryo sa mga susunod na araw. Kaya antabay lang po tayo, lagi tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para po dito sa bago nating minomonitor na posibleng sama ng panahon na papasok sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.